Yesong Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritung Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang iyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-iingat kayo at alalahanin ninyong tinuturuan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubiling ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang magpakatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal.
Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nananalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana inyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo nung kami isang galang, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yung taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lang. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong
humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sandibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sandibutan. Sapagkat hindes, tayo po ay nakapagbigay ng tulong donasyon sa mga kapatid natin sa sitio sa may Morong Bataan, na Kanawan, yan, Sitio Kanawan, yung po ay papunta na sa bundok din. Karamihan po sa mga nabigyan natin ng tulong ay mga katutubo nating kapatid, mga Aita. Baka sabihin ninyo, wala namang bagyo, Father, parating pa lang yung bagyo. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay dahil sa dami ng mga binibigay at tuloy-tuloy na dumarating na tulong, hindi kailangang ipunin at imbakin lang, kailangan nating ibigay yan. Lagi nating tatandaan, we are blessed to become a blessing. Kaya tayo binibiyayaan ng kalusugan, kaya tayo binibiyayaan pa ng oras, ng buhay, ng trabaho, dahil meron pang nais ipagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, walang buhay na walang kwenta. Nung kami ay nandoon nung Lunes, may isang batang lalaki, 13 siguro siya, si JB o J-Boy, di namin maintindihan ang pangalan niya. Siya yung parang sidekick nung nag-asikaso sa amin. Napakasipag na bata. Napakatalentadong bata. At higit sa lahat, napakagalang na bata. At yun ang taglay-taglay niya sa kanyang murang edad. Maya't maya ang paalala niya sa amin. Baka may maiwan po kayo, baka mahulog po, baka maahirapan po kayo. Alam niyo, isang magandang paalala kung bakit siya ay kinukwento ko sa inyo ang mga pagbasa natin ngayon. Bakit ko sinabing walang taong nabubuhay ng walang kwenta? Sapagkat lahat tayo binigyan ng Diyos ng angking kabutihan, kakayahan. At ano ang kakayahan na yan? Hindi nasusukat lang sa material na naibibigay natin, sa perang naaabot natin, sa talinong nakukuha natin. Ang kapangyarihan ng kabutihan na yan ay yung man lamang tayo ay magmanasakit, maghangad ng kabutihan ng iba. Kitang-kita yan sa mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, si Pablo naghangad ng ikabubuti, ikaliligtas ng buhay ng mga taga-Efeso. Sabi ni Pablo, 3 taon, kasama ninyo ako. Naglingkod ako sa inyo. At ang hangad ko, sana maging mabuti, maging matibay kayo. At sa ating ebanghelyo, ito ang dasal ng Poong Jesus Nazareno para sa kanyang mga alagad. Ama, idinadalangin ko sila sa iyo na huwag silang magkawatak-watak, na huwag silang masiraan ng loob kung paanong iningatan ko sila habang kasama pa nila ako. Pag ako ay umalis na, ingatan mo sila. Very, very familiar sa mga dasal ng mga magulang. Panginoon, matanda na ako. Ang mga anak ko, hindi ko pa rin maintindihan. Matanda na ako, Panginoon, mukhang malapit na ako. Ang mga anak ko, inaalala natin. At sana mga kapatid, kahit sa mga taong nagkamali sa atin, nagkasala sa atin, lagi kong sinasabi ito, ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Laging kabutihan ang katapat ng bawat kasamaan sa mundong ito. Never kasamaan to kasamaan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, ano man ang edad natin, ano man ang estado sa buhay natin ngayon, pare-pareho tayong may angking kakayahan. At ang natatanging kakayahan na yan,
ay ang maghangad tayo ng kabutihan para sa ibang tao. Sabi nga ng kasulatan, ang Diyos ang siyang hahatol. Ano man ang gawin ng mundong ito sa atin, sa huli, ang Diyos pa rin ang hahatol. Para sa mga gumawa, nagbigay sa atin ng mabuti at tama, ang Diyos na ang magbigay ng gantimpala. At para sa mga taong nagkamali, nagkasala sa atin, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga, araw-araw, marunong ka pa rin maghangad ng mabuti, ng tama para sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating pong itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa na nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad sa kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos ng pagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanilang presensya, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumaunaway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan. Isama po natin sa ating mga panalangin sa araw na ito si Father Jonathan Mojica, ang ating pari, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nawa siya ay bigyan ng Panginoon ng mabuting kalusugan, kalooban sa kanyang paglilingkod sa ating simbahan. Ganon din ipagdasal po natin ang lahat ng mga kapatid nating katutubo, bilanggo, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang lahat ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na
sa pagpapala mo. At ang tupin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti.
Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister, ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o limister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, Lakbay Lourdes.
Ang lahat po ay inananyahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na 4:30 ng hapon, ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw at sa kakayahan nito para kami dalisayin. Kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo hindi lang sa pagsisimba ninyo kundi sa pagbibigay nyo pa rin ng tulong donasyon para sa iba't ibang gawain at programa, lalong-lalo na po ang mga programa natin sa pagtulong hindi lang sa panahon ng sakuna at kalamidad, kundi sa mga kapatid nating nasa bilangguan, ang mga estudyanteng tinutulungan natin, ang iba't ibang parokya, communities dito sa Maynila at sa labas ng Maynila na nahahatiran natin ng mga tulong na binibigay po ninyo. Ang mga pinansyal na tulong sa ating pong mga opisina, sa finance office po ng ating simbahan, ang mga in-kind donations, kagaya po ng bigas, noodles, delata, kape, tubig, maaari po sa ating Benedict Building sa may SSDM office. Ang ating feeding program tuwing Webes ng umaga ay dumadami ng dumadami, hindi lang ang mga pinapakain, lalo na ang mga tumutulong sa atin, mga kagaya po ninyo. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, sana'y huwag niyong katamaran ang maghangad at gumawa pa rin ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.